Pagsubaybay ay lumaki si Jesus na marunong, malakas at kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Mula sa pagbabalita ng anghel hanggang sa paanan ng krus, naging matatag ka na alagan ni Jesus. Mula sa krus, sa iyong mga bisi, ibinigay ang katawan ni Jesus na aming tagapagligtas. Kaya sa iyong mga bisi, ay kalingain mo kami hanggang sa oras ng aming kamatayan. Samahan mo kami na maabot namin ang taanang niya na sa amin ang iwala sa kalamitan. O Maria, Ina ng Liwanag, ipanalangin mo kami na kami ay maging dapat mahinabang sa mga pangako ni Kristo, anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ni San Jose. O kaibig-ibig na San Jose, hinirang ka ng Diyos na maging bahagi ng kaloob ng kaligtasan sa tao.
sa iyo ay inatang ang pagbibigay pangalan sa ipinangakong Mesiyas, si Jesus na isinilang ni Maria. Ikaw na nag-aruga kay Jesus at kay Maria ay lumalapit kami na iyong kukupin sa pamamagitan ng iyong mga panalangin sa harapan ng sinisinta mong anak. Lubhang katangi-tangi ka sa paningin ng Diyos, kaya hindi nag-alinlangan ng Diyos na sa iyo'y pagkatiwala ang kanyang butong na anak upang ingabing lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa mata ng Diyos at ng tao. O San Jose, na malinis ang puso, pusila kang kalooban at dalisay ang pag-ibig sa Diyos, kami ay akayin mo sa iyo dakilang halimbawa ng pagtaniman sa salita ng Diyos. Kahanga-hanga ang iyong pananampalataya naging katambal ng pananampalataya ni Maria. Tunay nga na nagkakaisa kayo ni Maria sa pagtugon sa kalooban ng Diyos. O San Jose, patron na Santa Iglesia, kami ay lagi mo alalahanin. Ang kanyang Espiritu naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Happy Fiesta po sa ating lahat. At ngayon sa kapistahan ng ating banal na patron, lumapit tayo sa Diyos, purihin natin siya at sambahin natin siya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat lumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lumuha ko nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Narapan ka na amin,
ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maniwala ay sa kanyang gawing dakila. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin na ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikhaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, sino mang hindi tumanggap ng paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang magandang balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang katangian ng ating Kristiyanong Katolikong Pilipino ay ang pagiging Marian. Malapit tayo sa mahal na ina. Marami tayong mga piyesta at mga dasal na madalas
malakas ang Marian character tulad ng pagro-rosaryo natin. Talagang tayo ay pueblo amante de Maria. Pero isa pang katangian ng ating pagiging ng ating Filipino Christianity ay ang ating pagiging Christocentric, nakasentro kay Jesus at malapit kay Jesus. Kaya ang malalaking mga kapistahan natin na talagang pinupuntahan ng mga tao ay ang Pasko, ang Mahal na Araw, ang Poong Nazareno, at ang Santo Niño. Malakas din ang ating debosyon sa Sacred Heart of Jesus at sa The Divine Mercy. Ito ang dahilan bakit malalim na nakaugat sa atin ang debosyon sa Santo Niño. Na walang iba debosyon kay Jesus, sa batang si Jesus. Ganun talaga kalaganap ang debosyon kay Niño Jesus na binigyan tayo ng pahintulot ng Roma na sa buong bansa may pagdiwang natin ang kapistahan ng Santo Niño tuwing ikatatlong linggo ng Enero taon-taon. Malalim ang ating debosyon sa Santo Niño dahil mahigpit ang kaugnayan nito sa kasaysayan ng ating pagiging Kristiyano sa Pilipinas. Ngayong taon ay pinagdiriwang natin ang 500th taon ng pagdating ng pananampalataya sa ating kapuluan. At ang larawan ng Santo Niño ay ang sagisag nito. Ito ang ibinigay ni Ferdinand Magellan kay Reina Juana noong siya ay binyagan noong March 14, 1521. Isang dahilan pa ay ang ating katangian bilang mga Pilipino. Malambot ang ating puso sa mga bata, kaya madali tayong maka-identify kay Jesus na isang bata. At iyan ang larawan ng Santo Niño, isang batang hari. May korona siya, may dalang sentro sa kanyang isang kamay, at may hawak siya ng mundo sa kanyang kabilang kamay. At siya'y nakasuot ng kasuotang malahari. Tulad ng narinig natin mula kay Propeta Isaías sa ating unang pagbasa, binigay sa atin ang isang bata na maghahari sa atin, isang paghahari na magdadala ng katarungan at kapayapaan, ngunit hindi sa pamamagitan ng lakas o ng dahas o ng mga sandata, kundi sa mapayapang pamamaraan tulad ng isang bata. Gusto natin na maghari sa atin ang Niño Jesus. Ang ating pagiging Kristiyano ay sinasagisag ng Santo Niño, hindi lang basta-bastang nangyari sa ating kasaysayan. Yan ay ayon sa plano ng Diyos, na bago pa nilikha ng Diyos ang mundo, itinakda na niya na tayo ay maging banal sa pamamagitan ni Jesus. Tayo ay pinili na ng Diyos na maging mga anak niya. Ang pagiging Kristiyano natin ay naaayon sa balak ng Diyos. Bago pa nilikha ang mundo, kaya ipasalamat natin sa Diyos. Talagang malaking biyaya ng Diyos ang pananampalatayang pinanghahawakan natin. Totoo, dala ito ng mga Kastila. Ngunit iminaksi na natin ang mga Kastila 120 years ago. Pero mahigpit pa rin ang ating pagsasabuhay ng Kristiyanong pananampalataya na dala nila. We are truly gifted with a Christian faith. And as our slogan goes,
we are gifted to give. Ang pananampalatayang ibinigay sa atin ay dapat maibahagi din natin sa iba. Ito rin ang hamon sa atin ng Santo Niño ngayong Year of Missio Agentes. Pagkaraan ng 500 taon, panahon ng panaganapin natin ang mabuting balita sa ibang mga tao. Isa pang dahilan bakit malapit sa puso natin ang Santo Niño, kasi ang sanggol na si Jesus ay kumakatawan sa lahat ng mga bata na malapit sa puso ni Jesus. Naguguluhan ang mga alagad ni Jesus sa mga magulang na dinadala ang mga anak nila kay Jesus. Itinataboy nila ang mga ito. Dakilang tao yata si Jesus. Busy siya sa mga importanteng mga bagay. Wala siyang panahon para sa mga bata. Ang akala nila na hindi bibigyan ng halaga ni Jesus ang mga bata. Pinagalitan sila ni Jesus. Mali ang akala nila. Let the children come to me. Do not prevent them. To such as these belongs the kingdom of heaven. May karapatan din sila sa kaharian ng Diyos. At hindi lang sila makapapasok sa kaharian ng Diyos. Sila ay ginawa pa ni Jesus na maging halimbawa paano tanggapin ang paghahari ng Diyos. Tanggapin ng may tiwala, ng may kababaang loob, ng may pag-asa, ng may pananalig, mga katangian ng mga bata. At kung wala tayo ng ganitong mga katangian, ay hindi tayo makakapasok sa paghahari ng Diyos. Ang ating debosyon ng buong Santo Niño ay dahil sa ating karanasan na ang pagsusumamo namin sa Kanya ay madaling pakinggan. Mabait ang sanggol na si Jesus. Malambot ang puso niya sa ating mga pangangailangan. Kaya nga nandito tayo, kahit na maaga-maaga pa, kahit na may COVID, tayo'y nagpupumilit na lumapit sa simbahan at magdasal. Marami tayong ipinasasalamat at marami tayong hiniling, lalo-lalo na ngayong panahon. Pero ang debosyon ay hindi lang napapakita sa pamamagitan ng pagdarasal. Ito'y napapakita sa iba pang paraan. Tulad ng mga ganito. Una, sa ating pagpapahalaga at paggalang sa mga bata at sa kanilang mga karapatan. Totoong mapag-alaga tayo sa ating mga anak, sa ating mga pamangkin, sa ating mga apo. Pero baka naman pabaya tayo sa ibang mga bata. Sa ating bansa, maraming mga bata ay biktima ng violence, ng human trafficking, ng sexual abuse, ng cyber sex. Pati nga sa simbahan nangyayari ang pang-aabuso sa mga bata. Kaya malaking iskandalo ang pedophilia sa simbahan at ito'y lubha nating pinagsisisihan na nagpabaya tayo at binabago. Pero mas malaki ang sexual abuse na nangyayari sa loob ng mga pamilya mismo, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya na nakakulong ang lahat sa mga bahay. We should all be vigilant to prevent this. Baka sa ating mga tahanan nangyayari din ito. Kung talagang tayo ay mga deboto ng Santo Niño, dapat nagkakaisa tayo na labanan ang pagsasamantala sa mga bata. Pangalawa, gusto natin na maging ligtas ang mga bata sa coronavirus. Pero ngayong pandemya,
pinipigilan lang natin ang mga bata. Huwag lumabas, huwag pumunta sa mall, huwag pumunta sa simbahan, huwag mamasyal, huwag. Pero ano naman ang mga programa na binibigay natin para tulungan na maging masaya naman sila, lalong-lalo na ngayong lockdown? Hindi sapat na basta ikulong ang mga bata sa bahay, lalo na kung ang mga tahanan natin ay maliliit tulad ng mga bahay ng marami sa atin. Kaya kailangan tayong magbigay ng extra time sa kanila na sila'y turuan, na sila'y laruin, na sila'y kwentuhan, at na sila'y isama sa ating mga panalangin. We need to create programs for children during this time of the pandemic na sila naman ay matulungan. Bahagi ng devotion natin yan sa Santo Niño. At pangatlo, ngayong taon ng pagmimisyon, Missio Agentes, alam ba ninyo na ang mga bata ay maaaring maging mga misyonero? Kaya mayroon tayong Holy Childhood Association na tinatawag na Santa Infancia. Ito'y itinatag sa Francia noong 1843, more than 150 years ago. Ito ay asosasyon ng mga bata hanggang 12 years old na matatagpuan ngayon sa 120 countries at kasama na dyan ang Pilipinas. Ang objective nito ay children love children. Children help children. Children are missionaries and inspire other children to become missionaries. Simple lang ang hinihingi sa mga miyembro ng Holy Infant Association. Una, magdasal araw-araw para sa ibang mga bata sa buong mundo, lalong-lalo na ang mga nangangailangan at ang mga hindi pa nakakilala kay Kristo. Mabisa ang dasal ng mga bata. Pangalawa, ang mga bata ay magbigay ng pinansyal na tulong para sa ibang mga batang nangangailangan. Kahit na tulad ng pondo ng Pinoy, bensinko lang o piso lang araw-araw. Sa pamamagitan ng Holy Childhood Association, may mga naitatag na mga paggamutan, ampunan, feeding programs, kindergarten. Itong lahat ay galing sa mga bata para sa kanilang kapwa bata. Children helping children. Ang mga bata ay maaaring maging missionaries. Magpatiin madaling hanggang at malawak ang masama ng devotion ng Santo Niño. Ito ay nakaugnay sa aming kasaysayan. Ang simbolo ng 500 years of our Christianity ay ang larawan ng Santo Niño. Ito'y nakaugnay sa kaugalian ng mga Pilipino na malapit tayo sa marahalan. Ito'y nakaugnay sa katuluhan ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay para rin sa kanila. At ang mga katangian ng mga bata ay kailangan natin upang makapasok sa paghahari ng Diyos. Ang mga sama naman ng devotion ito ay ang pagsubo sa anumang ulit ng pag-aabuso sa mga bata. Saan man ito nangyayari? Sa simbahan ng kaya, sa kaisipilan ng kaya, sa mga tahanan ng kaya, o kaya sa ating mga kapitbahayan.
sabay-sabay namin ang kaya at pananampalatayang nagbubuklod sa amin bilang bayan ng Diyos. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa pinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulugluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhupo sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hangad nating lumago sa ating pananampalatayang Kristiyano upang tumatag ang ating bayang Pilipinas. Puno ng tiwala sa Amang nagsugo kay Jesus bilang ating manunubos, ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang mapagyaman nila ang pananampalatayang Kristiyanong minana natin sa ating mga ninuno, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga kabataan ng ating bayan, upang sa taong ito ng paggunita sa pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating bayan, ay mapasa kanila ang mga katangiang ipinahahayag ng banal na sanggol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang itaguyod nila ng buong sigasi ang makatutulong sa paglalaganap ng kulturang Kristiyano sa ating bayan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalo. Para sa mga taong pinagkakautangan natin ng ating pananampalatayang Kristiyano, upang gantimpalaan sila ng puong may kapal sa kabutihang kanilang ipinamana sa atin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, isinugo mo sa amin ang iyong anak na isinilang para sa aming kaligtasan. Ihandog mo sa amin ang dakilang regalo ng Espiritu Santo upang tumatag kami sa aming pananampalataya at maisabuhay ang mga itinuro ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, natuturong langit at lupa, na madali
Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahaya na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ang iyong lingkod na tagapangasiwa at ng Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bili na malakagagaling na utos at turo ni Jesus na pahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat sa'yo nagmula Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghiyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito po si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at dinanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito,
hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Oh,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa kalulungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. May pag-iinsenso po tayo ngayon sa larawan ng Santo Niño. Ang salita ay naging tao at nakipamayan sa atin. Manalangin tayo. O Panginoong Hesukristo, ikinalugod mong magpakumbaba sa pamamagitan ng iyong pagiging tao. Isinilang ka sa piling ng tao at naging isang bata. Alang-alang sa iyong banal na pangalan, ang pangalan sa silong ng langit ay binigay ng Diyos ay kaliligtas ng tao, ipagkaloob mo na kami ay patuloy na lumago sa karunungan, sa lakas at sa kabutihan. Mabuhay nawa kami ayon sa iyong kapakumbabaan o prinsipe ng kapayapaan sa pagsamba namin sa iyo, matatag nawa kaming lumalakad sa liwanag ng iyong salita at makilala kami iyong mga kapatid sa pagmamahal at paglilingkod sa isa't isa. Akayin mo kami sa iyong kabanalan, kasapit naming matagumpay ang tahanan namin sa kalangitan at doon ay maputungan kami ng kaluwalhatian na kaganapan ng aming pagiging mga inangkong anak ng Ama na nabubuhay na kahari kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay itaas ninyo ang inyong mga santo ninyo at dadasalan natin at babasbasan natin. Hindi na po natin bibisikan ng tubig, ngunit pagdadasalan natin ngayon. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at lupa. O makapangyarihan at mapagmahal na Ama, sa labis-labis na pagmamahal mo sa sangkatauhan, isinugo mo ang iyong anak para sa aming kaligtasan. Sa kanyang pagkakatawang tao ay nabihisan kami ng bagong buhay bilang iyong mga inangkong anak. Pinagkalooban mo kami ng Espiritu ng iyong anak upang kami ay makatawag sa iyo na Ama. Pakundangan sa banal na pangalan ni Jesus, inihiling namin na iyong basbasan ang mga daladala naming mga imahin ng Santo Niño, ng aming Panginoon, at ganun din po sa online, sa ating basbasan mo rin sa aming mga tahanan ang mga imahin ng Santo Niño. Siya ang liwanag na kaloob mo sa aming bayan. Siya ay naging bata at natutong sumunod sa iyong kalooban. Magsumikap nawa kami kalakapit ng iyong tulong na aming mataglay na kalooban ng tulad ng sa bata upang mapabilang kami sa iyong pinaghaharian. Basbasan mo kami ng kababaang loob upang katulad niya kami ay maging lugod-lugod sa iyo. Basbasan mo kami upang umundan kami sa lakas, sa karunungan at kabanalan hanggang masapit namin ang kalangitan na aming hantungan. Alang-alang sa anak mo, si Jesucristo ang Panginoon namin na nabubuhay na kahari, kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga paalala. Sa 18 ng Enero, Lunes, ay ating sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos, Ama,
Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo, dalhin natin ang kababaang loob ni Kristo. Salamat sa Diyos! Viva Santo Niño! Viva! Viva Santo Niño! Viva! Viva Santo Niño! Viva!